So, sigurado po, mga kachika, na si Main Mendoza ay kasama po ng tropa ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabarcads sa TV5. Si Ryza Mae Dizon po, na iniyakan niyang masyado nung malaman niya na ayaw pala sa kanya ng pamilya Halosos. Ano, hindi lang magandang pakinggan talaga, no? Pero yung salitang pangit po ay ginamit. Ano masasabi mo kay Nora Honor? Ako, di siyempre, alam mo naman si Nora Honor, palaging nangunguna yan. Mahal naming kachika dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng buong mundo. Maraming salamat po. Hindi talaga kami magsasawa at mapapagod na maglatag sa inyo ng aming mula sa pusong pasasalamat dahil sa pagsuporta po at pagtutok na ginagawa nyo sa ating programa. Tama ba, Romel? Tama. Stop po muna mga ginagawa ninyo. Tumutok po muna kayo dahil bibigyan namin kayo ng saya. Ginagawa ng mga OFW yan. Salamat po talaga. At syempre ang ating barikutot, ang gadahimasin ng kanyang damit. Namuhunan! Yes. Wendell Alvarez! Siyempre! Siyempre, mapapakinggan nyo lang dito sa amin ang aming mga opinion at siyempre ang ang mga showbiz antiga sa loob ng Showbizlandia. Mapapakinggan lang, hindi panunorin. Hindi, mapapanood ninyo. Ayan. Ilang beses mo pinapanood ang SNN? Sa akin siguro mga 3. Bakit naman 3? Hoy, kasi 'di ba, kuminsan i-play ko lang 'yan tapos may ginagawa ako. Mm. Tapos kuminsan pag tapos na, edi i-play ko naman ulit. Ay, hindi mo pinapanood? Hindi pinapanood na pagka-3. Pagka-3, 'yun na 'yung panoorin. Okay naman, masaya ka naman sa ginagawa mo. Yan ang tanong ko. Masaya ka sa ginagawa? Masaya naman, no. Maligaya ka? Maligaya naman. Okay. Oh. At ang dami mo namang pinaliligaya talaga. Ay, nako. Mga kachika, basta ang maliwanag ko. Ang programa pong ito'y dinisenyo para sa inyo, para rin sa amin, atin pong lahat. At ito ang Showbiz Now! Now! Woo! So, sigurado po, mga kachika, na si Main Mendoza ay kasama po ng tropa ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabarcads sa TV5. Si Alden Richards lamang po hindi talaga makakasama dahil siya po'y exclusive contract artist ng GMA7. Nakakatuwa yung kay Main, ano? Ay, opo. Ito talaga, nag-desisyon sila. Sariling desisyon, walang pinili. Oo, yun hindi kinausap. Correct. Mm-hmm. Sumama talaga siya. Siya'y nagsabing, kasama, sasama po ako sa inyo. Sabi raw, Tito Joey, Tito Sen, bossing, anytime you need me, nandito lang ako. Kahit ikakasal pa ako, kahit busy pa ako, basta kasama niyo ako sa anumang laban. Ang ganda, no? Napaka-grateful at din. At napaka-loyal niya. Correct. Tito Vic and Joey. At hindi naman natin maitatanggi kung walang itbulaga, walang aldap. Ay, wala. Ay, oo. Diba? Doon siya pinanganak. Pero pumalag. Ay, oo. Pumalag siya. Bakit, Romel? Kasi may nag-post na ang unang telecast daw ng TBJ sa naitbulaga sa Channel 5 ay yung kasal nila. Ni Congressman Arjo. At siningit pa ayon kay Joey De Leon. Wala pong sinabing ganun si Tito Joey. Ang sabi po niya, ninong kaming 3 ni na Vic at Tito. Yan ang sinabi. Malinaw yun. Malinaw. Halain nyo, magpapalutang kagad kayo na ano. Bakit? Ikinasal na ba sila noong mga panahon na yun? Hindi pa naman. Hindi. Diba? Kaya fake na fake. Sa pagkakaalam natin, later part pa ng July. Oo, mga kalagitnaan diba? Pa. Kaya ano talaga, siguro kasi ang laki-laking karagdagan ni Main Mendoza dito sa Eat Bulaga ng TV5 with Tito Vic and Joey. Diba naman? Talaga totoo, hindi natin maikakailayon. 18 million po ang kanyang subscribers. Isipin mo, 18 million. Doon pa lang sa 18M, iti haya na kalaban. Ay, oo. Diba? Sa paano? Paano pa kayo lalaban? Alam mo ba, at ito ha, Main Mendoza, Paolo Ballesteros, Ryan Agoncillo, at saka si Ryza Mae Dizon, sila pala yung minamatahan na tatanggalin. Ay, yun ang hindi nila bet. Una muna, Tito Vic and Joey, dahil matatanda na raw. Ay, oo, old na daw. Diba? Old. Oo. Tapos, ito daw grupong ito, yung binanggit kong 4 na pangalan. Oo, susungkay. Kaya. Kasi, ito po, iba blind item namin, hulaan nyo na lang po kung sino ito. Meron po kasing isang miyembro ng pamilya Halosos na gustong mag-artista.
At nagpapahanap po siya ng makakatambal na parang aldab. Ay! Parang ganon. Mahirap na maulitin na. Kayo na lang po mamula kung sino ba itong ilusyonadong miyembro na ito. At saka, diba? Diba, mayroon unang lumutang na ito daw si Soraya. Siya daw magiging Main Mendoza. Makakapalit daw, ipapalit daw kay Main Mendoza. Na ayon kay Mayor Bullet, pinagtatawanan daw nila issue na yon. Eh, saan naman mag-uugat ang kwento kung walang pinagmulan? Alam mo, pag nasukul ka naman na, pwede ka na mag-deny. Totoo. Dalawang bagay yan. Either masukol, i-deny, or panindigan. Diba? Tama. Sana panindigan. Sana. Total, meron sa kanila naman yung sasayang. Kaya-kaya naman. Saka sila naman na nakakaalam ng totoo. Diba naman? Totoo. Kaya si Main Mendoza, siya po mismo ang nag-alok ng kanyang sarili sa grupo. Hindi po siya kinausap, hindi po siya pinilit. Wala pong nangyaring ganung usapan. Basta anytime, I'll be there. Yun. Napakaganda nun. Kantahan mo nga si Main. Ay, siyempre kakantahan ko siya ng... Maganda, ano, ba, maganda ba ito? Oo, maganda ito. Ano kaya itong kanta na ito? Naman? Alam mo, iniisipan niya ba ang kakantahin niya? Actually, wala pa naka-ready. Magandang kanta ito. Okay, no. Sige. Sige, kantahan ko siya ng... Almost paradise, and everyone to show paradise. Anong paradise? Letter F. Anong paradise? Okay. Almost paradise. We're knocking on heaven's door. Almost paradise. Eto di ba? Magkikita-kita tayo after 4 days. Hindi ba sapat na panahon yun para mamili siya ng kanta at mag-memorize ng lyrics? Tanong natin sa kanya na eh. Sapat ba o hindi? Sapat ba yung 4 na araw? Gusto mo ba? Huwag ka na muna. Makasama. Eh ba't hindi mo pa rin kabisado yung lyrics? Sa bagay na eh. Pag kabisado niya naman kasi baka hindi na matuwa yung mga ano, mainis na. Sa bagay. Yun ang kinaaaliwan sa kanya. Yun siya. Oo. Gaya ni Jojo at saka ni Leslie Grace ng Hainan. At saka na yung sinasabi niya naman sa akin, alam ko yun eh. Pero pag kumakanta na talaga ako, nakakalimutan ko na. Oo, grabe. Pero alam mo, dyan naaaliw sa'yo ang ating mga kababayan. Okay na yan. Ewan ko lang sa susunod nating topic kung anong malungkot na kanta ang pwede mo ibigay sa kanya. Si Ryza Mae Dizonhoy. Mula po nung nagsalita si Ryza Mae sa CFM to, na iniyakan niyang masyado nung malaman niya na ayaw pala sa kanya ng pamilya Halosos. Wait, bakit? Oo. Ano, hindi lang magandang pakinggan talaga, no? Pero yung salitang pangit po ay ginamit. Ay, grabe naman. Napaka-personal at saka napaka-physical, napaka-mapaghusga. Iniyakan niya ng todo yun. Yung bag-ina daw nagyayakap. Oo. Kasi syempre, si Ryza Mae Dizon po, nanalo po siya sa Little Miss Philippines. Kinuha po siya siyempre ng Itbulaga at napakalaki po ng naidagdag ni Ryza Mae sa programa. Oo, at isa rin si Ryza Mae na nag-ano sa kanila, bumuhat. Oo, at ginawan pa siya ng panibagong show para sa kanyang sarili lamang. Tapos po, si Ryza Mae gustong tanggalin ng mga Halosos at palitan daw nung bagong nanalo si Karen. Ay, si Karen. Oo, yung maganda. Yung taga-South. Taga-Cebu. Oo, yung magaling kumanta. Si Karen, na ayon po sa kanilang press release, dapat daw ay nasa kanila si Karen. Nagre-rehearse na raw po para doon sa una nilang episode. Unang isa pilot nila nung Monday. Tapos bigla daw umurong. Hindi po. Pinabulaanan po ng pamilya yon. Wala po si Karen sa rehearsal. Hindi po totoong umurong si Karen. Ayun yun. Oo, diba? Sayang yun, no? Isa din yun. Si Ryza Mae po, ang dami-dami namin kaibigan tumatawag na. Alam mo yung literal na gusto nilang ampunin? Nabag kasi. Oo, nabag sila kay Ryza Mae. Magdi-18 na si Ryza, no? Oo, diba sinabi niya ko sa atin? 18 na po ako, pero maliit lang din. Aling maliit pa rin siya. Napakagaling nung bata, diba? Ang ganda-ganda po ng kanyang prinsipyo, makatulong sa pamilya, nakatulong sa programa. Pagkatapos, ganyan, mamaliitin. Tapos sasabi mo, pangit. Tignan mo na lang pagmamahal ng TBJ kay Ryza. Ipinaglaban. Oo, minsan isang panahon, diba? Si Ryza ang bumuhat ng Itbulaga. Diba? Inamin naman nila yun, diba? Darating ang panahon, pag lumalaban, may ipapanganak na panonoorin. Ito yung isa si Ryza. Ipinakipaglaban siya ng Tito Vic and Joey tulad din ng ibang Dabarcads. At sabi niya, yun po yung mga panahon na kaya po pala once a week na lang ako isinasalang. Di ba nakakaawa? Oo.
Pero mo yung tao doon nakilala tapos wala man lang ako. Nakaawa. Naano ako doon, ano, yung may suntok sa puso yung salita niya. Noon po yung mga panahon na kaya pala, once a week na lang po ako isinasalang sa Itbulaga. Hindi na raw lumalabas ng dressing room yung mag-ina. Oo, umiiyak na nang sa iyak. Sa sobrang lungkot, diba? Alam mo yun na nagtatrabaho ako. Kaya pala, ba't ka po nababawasan ng araw? Wala ba ako na isa-share sa kanila? Parang gano'n. Ay, bakit si ano? Ikaw, ba't hindi mo sabihin? Ba't sa akin mo? Ba't sa akin mo binubulong? O, sige. O, kung talaga matapang ka. O, hindi, kasi hindi. Nga, yung salitang pangit, ikinapit kay Riza May. Anong sabi mo? Ay, hindi nung ano, bakit si Soraya ba maganda? Hindi gano'n ang pagkasabi mo sa akin. Ay, pangit naman siya, diba? Ay, bakit maganda ba siya? Kung maganda siya, di sumali siya sa Binibining Pilipinas. Ay! Beauty contest! Oo! Diba? Pag maganda ka. Alam mo, ayaw na talaga maging singer. Gusto niya na maging commentator talaga. Alam mo, yung salita kasing pangit at pangit maganda. Ito po yung mga papure at pangmimenos na dapat ay hindi natin binibitiwan. Unang-una, ang buhay po ay hindi idinadaan sa pisikal. Meron pong maganda sa inyong paningin na para sa amin ay hindi. At may maganda rin sa paningin natin na hindi naman pasable sa ibang tao. Pero dapat po, walang personalan. Diba? Oo naman. Nakakalungkot yung gano'n yung pangit ka, hindi ka maganda, hindi ka pwede rito, palitan ka na. At yun ba yung mga salitang ganyan ang nakakaano na dating mo kung pinakinabagan dati, tapos ngayon makakarinig ka na totoong totoo. Totoo yan. Kaya dapat hindi po ginagamit yung mga ganong pangalan. Lalo pa nang umangat ang pangalan ni Riza May, Tape Incorporated po ang producer. Oo. Diba? Ng Itbulaga. Kaya nakatulong po sa inyo, pahalagaan naman natin yung mga tao na nag angat ng inyong programa. Correct. Diba? Napagkakitaan din po nyo yan. Mm-hmm. Sana man lang. Alam mo, ano masasabi mo kay Riza May na tinanggihan siya dahil sa kanyang itsura? Alam mo, naawa ako kay Riza May. Mm-hmm. Diba? Diba, may itsura naman si Riza May. Hindi naman ibig sabihin na ano. Ba't pagsabihan yung pangit? Mm-hmm. At may saka, talent. At saka yung komedyante si Riza May. May talent naman siya. O palagi natin, sige, sabihin natin pangit si Riza. Sabi mo lang yan, ha? Oo, sabi ko lang yan. Napangit si Riza. Pero may talent si Riza. Kuminsan nga, di ba, talento muna bago itsura. Yes! Attitude ang mapakahalaga, di ba? Correct. Ganun yun. Kaya, hindi po kagandahan, sinaktan nyo ang puso ng isang bata na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Sinaktan nyo masyado ang pride ng bata na kahit paano po ay nakatulong ng malaki sa inyong programa nung kayo pa ang producer. Tama, oo. Diba? At saka alam mo, pagkabata, pagsabihan mo ganyan, nakatatak yan sa iyo. Walang kalaban-laban. At saka nakatatak sa utak mo na yan. Naiiyak si Wendell. Oo, diba? Naiiyak. Ako nakaiyak na eh, diba? Kasi talaga, awang-awa po ako kay Riza May. Kasi, eto po ang isang bata na nasaksihan po natin ng Little Miss Philippines para maging kampiyon. Ibig sabihin, nagpakitang gilas ng katalinuhan. Oo. Tama. Nakapagdala nga ng isang show yan. Sa murang edad. Sa GMA. Sa murang edad. Ha? Nakatawid ng isang programa. Oo, tendin. Oo. Kay Mr. Tony Tuviera. Oo. Yun yun. Ano yung tanong mo? Bakit sa lahat ng kaganapang ito, hindi nagsasalita si Tito Tony? Yun ang hinahanap ng mga tao. Siyempre, kasi nababanggit yung pangalan ng dalawang grupo, yung middleman nila, ika nga, bakit wala? Yun ang sinasabi nila. Si Mr. Tony Tuviera ay may 25% pang sosyo sa Tape Incorporated. At kahit po balikan natin ang mga nakaraang sigwa ng taon ng Itbulaga, baka nga po may mga taga-showbiz na hindi pa nakakarinig ng boses ni Tito Tony. Diba? Ay, oo. Hindi talaga mayroon, siya masalita. Hindi nagsalita yun. Hindi mo siya maaasang humawak ng mikropono para bumati or magpaliwanag. Napakatahimik ni Tito Tony. Pagka makita ko ngayon doon dati sa Broadway, pasang, Sir, tango lang yung gagandang siya. Ngiti lang siya. Ngiti lang tango. Hindi siya talaga masalita. Pero alam natin kung nasaan ang puso ni Tito Tony Tuviera. Lalo pa yung sinabi na, katulad ni Tony, matanda na siya. Nakaano na nga. Nakatungkod na. Doon nga, diba? Napakasakit naman noon. Sila nasaktan. Oo, pagkatapos mong pamahalaan at ayusin ang programa sa loob ng apat na dekada, gaganyanin mo. Napakasakit naman noon, diba? Ay, nako. Grabe, grabe talaga. At si Ryan, si Maine, si Riza May, at saka si Paolo.
Ballesteros, di ba? Pakahuhusay nila. Ayan ang mga... Magagaling yun. Oo. Naging alas din eh. Correct. Oo, si Ryan, ang galing mag-host. Oo, diba? Yun ang pinaka-perfect doon, no? Oo, panlaban nga sa Inglisan. Ayun, tama. Naka naman pag serious-serious, andyan si Ryan lagi. Pag serious segment, andyan lagi siya. Oo. At saka ngayon na nasa TV5 na ang Tito Vic and Joey at Dabar Cads, may palutang itong si Mayor Bullet na 10 or 12 years ago daw, inoferan daw sila ni Sir MVP. Uy? Money V, pangilina ng Media Quest. Uy? Ng TV5 na lumipat na sa TV5. Ganon? Ang ganda-ganda daw ng offer, pero ang sabi raw nila, hindi nila kakayanin dahil napakalaki ng utang na loob nila sa GMA7. Ay, sila naman yung may pagtanaw. Mayroong ganon? Bakit ganyo lang sinasabi yan? After how many years? Porque alam nyo na nasa TV5 na ang Tito Vic and Joey, kayo rin pala ay inopera noon ang Tape Incorporated. Hindi lang kayo pumayag. Ito pa ang may tanong, Nahine. Bakit daw ang GMA hindi man lang daw namagitan? Di ba hinahanap nila yon? Hinahanap, pero siguro, sa akin na opinion ko, wala silang plano siguro mamagitan kasi Black Timer ang Tape Incorporated. Bumibili lang po sila ng oras sa GMA7. So, para sa kanila siguro, sa pamunuan ng GMA7, ang kailangan mag-usap ang grupo ng Tape, ang mga Lusos, at ang Tito Vic and Joey at Dabar Cads. Yun siguro. Oo, at saka sabi kasi ni Annette Gosong, internal problem kasi daw yun ng Tape, kaya hindi sila makikialam. Dapat talaga. Pero lumalabas kasi, may kwento rin kasi, maaapektuhan din kasi ang kanilang programming network. Diba? Kung babagsak ang noontime show nila, yung airtime, pati sila madadala. Kasi yung mga commercials na nag-load sa kanila ng GMA, parang iiwasan yun. So, paano daw yung ano? Lalo ngayon, ang dami-dami ng mga advertisers na nakaplano na pong sumunod at sumuporta sa Tito Vic and Joey sa TV5. May mga nauna na at may mga susunod pa. Doon pa lang sa mga ads, sa mga placement pa lamang po, nakakalungkot. Yun na. Ang laki nang mawawala sa bulsa ng Tape Incorporated. Parang feeling ko hindi handa ang lahat sa nangyaring ito eh. Unang-una, kung ako ay may-ari ng ahensya, tumawag sa akin ang isang gumagawa ng produkto. Gusto ko sa Itbulaga, sa TV5 mo ilagay. Dahil gusto ko ang makakapanood ng produkto kong ina-advertise, maramihan. Totoo. Tama. Ba't naman po ako maglalagay sa isang programa na hindi naman tinututukan ng bayan? Oo. Diba? True. Ano ba ang buhay ng mga produkto? Hindi ba ang mamimili? Oo. Ba't ako maglalagay sa isang programa hindi naman pala pinanunod? At saka sa mahal ng kanilang ibabahay tapos ilan lang makakapanood? Totoo. Hindi, at saka alam mo sa ano, pagka magbigay ka ng proposal, katulad company ka, tinitignan lang po ng kampanya ng produkto kung sinong artista, kung sinong ano, di ba? Sino ba yung nandito? Sino ba yung nandito? Ay, pagka yun lang, crush na yan. Pero pag at Tito may pa-survey pa. Ay, oo, may pa-survey pa. Dinadaan sa survey yan. Oo. Kware, sa isang grupo, sa isang bayan, another bayan, ano po ang pinanonood nyo? Ito o ito? Yun ang sinusunod nila. Boses ng bayan ang kanilang pinakikinggan. Kaya doon pa lang, panalo na ang Tito Vic and Joey. Tama. Kasi tama yung sinabi natin at ng kahit sino. Kapag naisip mo naman talaga Itbulaga, maiisip mo lang na pangalan Tito Vic and Joey. True. Wala pong iba. Ang magbibigay ng ibang pangalan, sinungaling yan. Ay, ko, diba? Alam na. Kaya, kantahan mo nga ang lahat ng mga inayawan ng Tape Incorporated. Ay, kakantahan po sila nga. But now, my love are for you. Alam mo, mali niya. Hopelessly devoted to you. Sino ba kumanta niyang hopelessly devoted to you? Sumakabilang buhay na siya kailan lang. Tina Turner. Hindi yun. Alam mo, private dancer yun. Oo. At saka, ano pa, yung isang kanta niya, ano? Proud Mary. Rolling Proud Mary. Rolling the Brave. Ano rolling? Rolling on the Brave. Pumanaw na rin ito, taga-Australia. Sino yan? Sino ito? Hopelessly devoted may to you. May sumikat bang taga-Australia? Hoy! Ang dami-dami sumikat. Ang Bee Gees, taga-Australia. Bee Gees, di ba? Taga-Australia. Ito rin, taga-Australia to. May ginawa itong pelikula kasama si John Travolta. Talagang number one. Ay, kilala ko na yun. Sino? Sino na ito? Si Olivia Newton. Ayun! Basta John Travolta, si Olivia. Hopelessly. But now, my love, one for you.
Hopeless Magic Bottle. Oh, pinagdugtong na lang niya yung unang phrase at saka yung refrain. Correct. Pwede na yun. Kay Riza May. Ay, kay Riza May. Kay malungkot dapat ang kantang ito. Ay, oo. Pakikisimpatya natin kay Riza May na ating mahal. Ah, kantang ko sana. Don't cry for me, Argentina. Diba? Kasi umiiyak si Riza May. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Anong left you? Iiwana. The truth is, I never left her. I do my promise. Oy, I keep... all true. My... Nagulat siya. Ulitin natin. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never let you. Alam mo, may binabasa. Oh, mayabang eh. Although my wildest, my mad existence, I keep my promise. Don't keep your distance. Iba pa to. Okay. Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Oh, chiquitita, isunod mo. Total, parehong aba yan eh. Oh. Chiquitita, wonder what is you. Try once more, like you did before. And forget me. Love me, Chiquitita. Alam mo, may magaling na kumakanta ng Chiquitita. Oh, ay, ayan na yan. Ay, talaga, sinusubaybayan ko. Yung ano, yung mag-aama, pamilya. Naku, eto na po. Ito po, pakiusap to. Kung gusto nyo pong makatulong sa mga kababayan natin na may talento, pero kapos po sa pambili ng mga kagamitan. Pero ang galing-galing, tulungan po natin ang mag-aamang ito. Magagaling po sila. Dalawang batang babae, nagda-drum sa man batang lalaki at yung tatay. Ano, diba? Na-antik po kayo. Oo, ang gagaling po nila. Pumakit lang po sila sa bundok para magkaroon po sila ng signal. Ng signal? Ay, oo. Mm-hmm. Ang ganda-ganda. Pakinggan mo yung Chiquitita nila. Mm-hmm. Mapapahiya ka. Magagaling po sila. Sa totoo lang, diba? Sabi niya, ay, hindi ko na panonood. Pero ngayon, nadadagdagan na yung kanilang ay, yung mga instrumento. Ah? Hindi, mataas ang views. Mataas ang views na nila. Ang subscription nga, 500,000. Correct. Diba? Tabo din po natin ng million. Tulungan po natin. Kung yung views mataas. Oo, gusto po natin makatulong. Talaga pong tulungan natin sila. At ang galing-galing po nila. Hindi po kami mapapahiya sa inyo. Yes. Mga payak na mga bata na tinuturoan ng tatay nilang kumanta. Magagaling talaga. Ayan, ang kanilang ano. France Rhythm. France Rhythm. Ay, basta. France Rhythm. Ito po ay kusang loob ng puso namin. Tulungan po natin sila. Nangangarap po sila. Bigyan po natin katuparan ang kanilang gustong mangyari. Maraming salamat. Oo, totoo yan. Galing. Hindi po namin sila kilala ng personal. Hindi po talaga. Okay? Ano masasabi mo kay Nora Honor? Naku, di siyempre. Alam mo naman si Nora Honor, palaging nangunguna yan. Saan? Ay, di ba nung pagtakbo ka ni President Bongbong Marcos, di ba siya una yung nag-declare? Oh, at least may paninindigan. Oo, may paninindigan. Ngayon na naman, di ba? Siya naman ang una nagsag... Alam mo, in Paris kay Nora Honor, ha? Yung paninindigan. Saka meron siyang hindi siya takot. Correct. Talagang sinasabi niya talaga. Maagap siyang magpahayag ng kanyang support. Oo. Katulad yung kay PBB. Isang election ito na kapag nagpakita ka ng kulay, asahan mo na kung di ka pupurihin, ibabash ka. Ayaw, tama. Pero siya walang pakialam. Kasi tinatanaw po niya yung nagawa ni Apong Marcos nung araw at saka ng dating unang ginang. Talagang siya po isa sa mga unang nagpahayag, PBBM ako. Diba? Yung iba nagtatago. Ay, siyempre, nag-aano pa muna. Inihiring pa kung sino yung mas malakas. Tinitingnan muna kung ano galaw ng panahon. Oo. Pero si Nora Honor, ganon. Dito sa Tito Vic and Joey, anytime, handa ako, sumuporta sa iyo. Daw, tignan mo. Diba? Sumuporta sa inyo, yun ang sinabi niya. Ang galing. Handa siya. May paninindigan at saka, talaga. At siya pagka magsalita, siya talagang doon na yun. Hindi na siya kakalas. Doon na yun. Paano ang pagsasabi ni Ate Guy? Kunwari ikaw si Ate Guy, susuporta ka sa Tito Vic and Joey. Paano mong itatawid? O, siyempre sasabi, nandito lang. Oh!
Uy, hindi naman ganyan. Ayusin mo naman. Ayusin mo naman, porke ba namuhuna? Nandito lang ako. Ganun ba? Hindi. Paano ipagkasabi ni Ate Gai? Mga kababayan, mga kapatid, ito po si Nora Honor na laging sumusuporta sa Tito Big and Joey. Tayo na! Pag-iinday garutay ka. Hindi, garutay ka naman. Ano talaga? O, Ate Gay na Ate Gay. Ate Gay. Ate Gay, oo. Oh. Pero, nako, talagang ang mga Vilmanians hindi pa kakakita. Ay, oo. Oh, oh. Oh. Naloko nga akong bigla doon. Bigla may pumasok na Vilmanian. Oo. Oh. At sila lahat ay talaga, hindi naman po pagtatanggol, kundi paglilinaw lamang po na kung pagiging malapit din lang sa Tito Vic and Joey ang pag-uusapan, mas malapit po ang Star for All Season sa kanila. Ay, oo. Oh. Unang-una, anong sabi? Gumawa na sila ng pelikulang magkakasama. Ano-anong pelikula ito? Yung Rock, Rock Baby Rock. Oh, Rock, Rock Baby. Baby. Kasama yung Rock. Ang ganda ni Ate V doon. At kayo sa yan. Ganyan. Rock Baby Rock. Yeah. Swing It Baby. Ay, ayun. Swing mo ako. Hindi yan. Oh, Swing It Baby. Tsaka yun, Doctor, Doctor, We Are Sick. At si Ate Helen at tsaka ang Ate V, nagkasama po sila sa Darna and the Giant. Ay, oh. Kaya halaman malapit. Mas marami pala si oh, Ate V. Oh. Yun, hindi naman po nakikipaglaban ng mga Vilmanian, kundi isang paglilinaw lang po na kung pagiging malapit sa Tito Vic and Joey, mas naging malapit si Ate V sa grupo. Oo, oh, kasi oh, may mga pagkakataon talaga na nagkasasama sila. Eh, si Nora Honor, wala pa pelikula. Wala pang serye. Wala pang show. Pero malay naman natin, sa likod ng camera, baka may malalim silang pinagsamahan. Ay, mayroon talaga. Oh, kasi ang mayroon talaga. Di pala natin alam yan. Ay, oh, hindi, mukhang siya lang. Hindi, kasi naalala ko noon, nung si Ate Guy nang dumating dito at galing Amerika na ganun. Parang gusto siya i-guest doon ni sa Ichio Time nila ni Vice Ganda. Kaso lang, parang niisip niya, ayaw ko mag-guest doon, mas gusto ko dito sa Itbulaga. Kasi nga. Kasi di nga, doon nga, kasi di alam mo naman si Vice Ganda, di ba? Dati tinitira-tira niya, di ba, si Ate Guy? Di ba doon sa... anong bira? Sa mga show niya, kung ano-ano mga sinasabi niya doon against kay Ate Guy. Di siyempre siguro, alam naman yung Ate Guy masyadong sensitive yun, baka mga ganyan. Di siyempre, ipinakita niya na talagang hindi ako doon sa iyo, dito ako sa kabila, sa kalaban mo. Oh. Pero alam mo, si Vice nitong huli, meron tinanong sa kanya si MC at si Lassie. Ay, oo, nagpar... sabi niya, ilan ba naging girlfriend ni Dr. Jose Rizal? Abay, malay ko, ba't hindi niyo tanungin si Christopher Min? Ay? Hindi, kasi dahil yun, sa tagline na may maililihim ba kay Dr. Ay, oo, tama. Yung komplimento yon para sa akin. Ah, tama, tama. Pero may mga nagre-react na, ako ha, inano-ano ka ni Vice Ganda. Ay, hindi naman. Sarka. Okay lang. Oh. Kailangan nila tayo. Kailangan nila tayong banggitin. Baka sabihin nila naman yan, tatlong. Ang mga pangit na tatlong baklang to. Oo, ano ang kanta para kay Nora Honor? Kanta ni Ate Guy. Ang gusto naming marinig mula sa'yo. Ay, kanta siya. Alam mo kasi ito si Ate Guy, wala akong kanta na kanta. Wala raw siya matanda ang kanta ni Ate Guy. Hindi ka siguro ay pinanganganak pa nung panahon na yon. Ang lahat ng album, single ni Ate Guy, grabe, selling like hotcakes. Baka naman hindi siya Noranya, nanay. Hindi ka Noranya, nanay. Si Sarian. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Naku, eto na po. Maraming salamat sa ating mga taga-suporta na walang pinipiling panahon. Juris Doctor Channel, tangkilikin po natin. Herminia Carrion ng De La City. Rhea Reyes, Loida Saginsin ng Winnipeg, Manitoba, Canada na laging nakabantay sa atin. Arlene Andes and Chris, of course naman, nandiyan sila lagi. James Vincent Navarrete and Mama Dang. Mama Lydia Balaguer. Mama Ana Liaguno ng Darga Albay. Ay, mag-iingat kayo dyan, Teacher NL. Alam naman natin, pumuputok ang mayon ngayon. Oo, nag-active ingat po na kayo, naman sila. Sobra. Neneng Putot Gensoli and Joseph, salamat sa inyo. At saka syempre, Alvin and Filipina Magtalas. Dims Ignacio ng Singapore. Ang Reyna ni Tito Henry, Letlet Kokabo. At ang Reyna ng Sydney, Catherine Amos. And of course, the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Oh!
Ayun. Maraming salamat po mula sa puso. Sino ang magbabato? At syempre ganito yun. Mm. Linawan mo ha. Mm-hmm. Si Tito Manny Garcia parang minsan nalalabuan. Ay, ganito. Sa ano mo, sa clue mo. Charot. Ganito yun ang ating subject for today. Ay! Inayakas sa last episode. Isang ano siya, male personality. Male. Oo, male personality. Mm-mm. Ito siya nung una, galing siya ito sa bandang South eh. South ba yun? Mimaro pa yun. Sumali agad. Mali ang geography mo. Mimaro pa, pinanggalingan niya. Oo, pwede ba bandang South na siya? Mindoro sa South? Ay, hindi ba yun? Okay. Oh. Ngayon ganito yun, nanggaling siya doon muna, tapos ito siya kasi na ano ng isang, ng kanyang manager, yung parang nag-aalaga sa kanya. Mm. Ngayon, oh, na-discover siya, dinala siya dito sa Maynila. Mm. Kasi mayroon naman siya talagang potential eh. May gwapo siya, tapos tama-tama yung hype, diba man? Pero siyempre, alam mo naman yung talent, parang inaano lang yan, hindi naman ibig sabihin na... nag-workshop na, muna. Nag-workshop muna, dinala dito ng manager niya. Mm-hmm. Ito na, di siyempre, pinag-workshop siya, ipinakilala. Siyempre, ang manager niya, maraming clout eh. Mm-hmm. Ipinakilala siya kung kanino-kanino, diba? Sa'yo, tinawag din siya sa'yo. Mm-hmm. Pinakilala din sa'yo. Bakit di ka maka... At dinala sa isang malaking istasyon. Ngayon, ito na, simpe. Kasi yung isang malaking istasyon, may workshop yun eh. May sarili silang workshop. Dinala siya doon, tapos doon na siya pina-workshop. Oh, yeah. Doon sa loob na yun. Kilalang kilala mo kung sino yung nag-workshop. Magaling na director na nasa Toronto. Ha? Ah! Yung bahol magdaya. Siya yun. Tapos ito na. Nung, siyempre, sumisikap na yung bata. Di ba, siyempre, napapansin na yung galing niya. At saka, siyempre, napapansin yung gwapo niya. Naragdagay ka gwapo. In fairness naman. Na ano siya. Pang-leading man ito eh. Oo. Tapos ito na, nung bandang uli, parang yung manager niya, parang hindi na, hindi niya na masyado, pinapansin niya lang, pero parang hindi niya na masyado in-acknowledge. Ay, na ito ang nagdala sa ako dito, mula sa probinsya. Kaya ito yung male personality na ito eh, parang wala siyang utang na lang. Ay, kulang ng ano, pagpapahalaga. Tapos okay. Ito na, siguro, seniority naman siya. Itong male personality na ito. Mm-hmm. Kasi pagkatapos ng sama bilang artista, parang pumasok siya sa politika. Nagpolitika. Nagpolitika siya. Sa kanilang probinsya. Sa probinsya nila. Pero sinerte naman siya talaga kasi nanalo pa siya sa baguhan niya yun ha. Oy, nanalo. Mm. Ay, iba. Oo, baguhan pa lang siya pero nanalo sa kagad. At mataas na posisyon kagad yung tinakbuhan mm-hmm. niya. Hindi siya nanggaling doon sa barangay captain o sa konsihal. Sa konsihal o sa kagawad. Mm-hmm. Talagang on the spot kaagad doon sa kagad. On the spot. Oo, sa may ano sa kagad yung mahawak na martilyo. Okay. O, tapos? Tapos ito na. Pero ang nakakaloka lang. Siyempre, pag ikaw, siya ang kung sa ano pa, siya ang pangalawang padre de pamilya sa probinsya na yun. Anong padre de pamilya? Ama? Siya ang pangalawang ama ng probinsya na yun. Mm-hmm. Di siyempre, lahat na sa iyo, lahat yung mga lahat ng problema, lahat ng kung anong mga kailangan. Presiding officer siya ng konseho. Ganon. May hawak kang martilyo eh, di ba? Pinupokpok ng ganon. Mm-hmm. Ngayon ito na, may mga kapagsabi na, ito pala siya, walang alam. Kasi pag pinanong sa tungkol sa mga problema, lalo na itong mga nakaraan. Nagkaroon ng problema ang ating karagatan. Di ba may isang barko na lumubog doon? Uy, kaya pala, pag may humihiling ng interview, umiiwas ano? Oo. Uy, hindi niya alam sagutin. Naku, yan ang nga ba sinasabi ko. Mm-hmm. May kasi, isa pa yung kagwapuan. Okay. Kasi siyempre, pagka ano yun, kailangan alam mo rin at pag-aralan mo. Siyempre, paano ko tatanungin ka tapos sa inyong probinsya doon? O paano mo ano yung mga langis doon na umaano sa inyong dalampasigan? Eh kung ito ba, kung sakali mang ikaw yung nasa posisyon niya, what can you say about the oil spill? Ano ang sasagot mo? Di siyempre, I would say that let the national government to do that. About the... Bakit? Sakop nyo yon, LGU kayo. What do you say to that? Ay, alay ko to din. Kita mo. Okay. Tapos? Tapos din. Umiiwas siya. Umiiwas siya sa mga interview. Umiiwas siya sa mga tanong na ganun. Mm-hmm. Kasi nga, siguro kulang naman siya sa pinag-aralan. Mm-hmm.
diba? Hindi niya alam hindi sagutin. Hindi niya alam kung anong sagutin. At saka siyempre, nakakaloka lang. Hindi naman na lang siya tinuruan ng mga adviser preparasyon. Niya. Oo, na sir, pagka ganito ha, pagka may magtanong sa'yo, gano'n. Di ba dapat ganyan ang gawain ng mga tip of staff? Na ano ka muna. Parang isisilila, i-orient ka. At saka dapat ikaw, pag pumapasok ko sa isang trabaho, dapat alam mo yon. O tapos, paano? Alam mo dapat ang pinapasok. Oo, hindi. Di ba, nakita lang natin to sa teleserye pa. Nagtateleserye pa. Ibig sa mag-aral siya. Paano? Tsaka nakakulong siya dun sa isang kahoy na gano'n na isang suntok mo lang. Makakawala naman, tagal-tagal nakakulong doon. Di ba? Okay. Ayan ha, meron na kagal. Isang sipa mo lang eh. Diba? Makakawala siya dun eh. Oh. Pero hindi kaya sinisiraan lang siya ng mga... Ayan din. Mga ano? Ikaw ang tatanungin namin. Hindi kaya sinisiraan mo lang siya. Pero kilala mo yun, di ba? Kilala ka. Ano ba sa tingin mo? Pinakilala sa kanya. Sa ating lahat naman eh. Okay. Bigyan mo kami ng clue para matumbok namin sino ba tong gwapong aktor politician na ito. Ayan. Ay. O di syempre, pagka kung ano, di ba, yung ano, yung pag tumawid ka doon sa isang probinsya. O di ba? Di ba, kailangan mo ng barko, kailangan mo ng eroplano. Ito hindi na. Sumakay ka lang doon sa isang malaking ibon na yon. Ay, sinasakyan na rin talaga itong ibon na ito, Bongga. Malaking ibon yun. Oo. Alam mo, malaking ibon ang kanyang apelido. Pero, mas ibon din yung umpisa ng pangalan niya. Ano? Oo. Ano yun? Kokopyahin ka na naman nung hindi nag... Ay, hindi! Oh. Sikat ito sa Mindanao. Ano? Yung ibon na yun. Anong ibon ito? Ano to? Yung Philippine. Eagle! Oo, yun! Yung second letter ng pangalan niya. Nako, di siyempre pagdating niya doon, bahala na siya, kumanta na lang siya o sumayaw na lang siya. Dahil? Kumanta na lang siya ng jazz, di ba? Ay, magja-jazz na lang. Ang eagle, magja-jazz. Oo. Oh. Diba? Tapos, alam ko yung ibon na yan. Ay, ano ang laki-laki yan? Niyan. Kung sabihin, baka yung vlogger eh. Baka na naman pulaan ninyo. Tapos, i-identify nyo. Ito yun. Oo, yan. Pinakamalaking ibon. Kukunin nyo na naman. Igaganon nyo. Ito yun. Oo. Letter F ang apelido. Ay? Naku, bahala ka pag ikaw. Ikaw ang matutumbok yan. Hindi kami. Ay, tama. Diba? Tinatago nga namin eh. Na-identify mo. Ikaw mo nanagot. Okay. Paano kung hindi naman yun ang tinutumbok namin? Oo. Paano kung iba? Alalahanin mo. Teka, yung mga apelido, lagyan natin to ng mga bansa. Ay! Una. Naku. Siyempre yung una. Yung ibong malaki. Hindi ko siya muna pahirapan. Idadaling ko siya sa Finland. Finland! Dadaling ko siya sa Finland. Ko sa Paraguay. Akala ko sa Germany na. Okay. Okay. At pro yung pangalawang letra, pahirapan ko siya. Ay, saan? Oo. Itong bansang ito na umiiyak. Crying? Oo. Argentina. Diba? Oo. Don't cry for me, Argentina. Basta ito. Juan Perón! Oo, umiiyak na bansa diba? Ito. Okay, tapos. Ang pangatlo, alam mo ito, ibinibigay ito sa mga artista na mga hindi na wala ng project, hindi na masyadong nakikita. Ay, Tito Manny Garcia, Laos. hanggang doon na lang, ha? Hanggang doon na lang, oh. Ayaw mo na ituloy? Ay, wag na. Oo. Baka kasi ituturo yun. Ito po siya. Nilalagyan pa na araw, binibilugan. Ayan, anako, ang dali-dali na pong ano, eagle. Magja-jazz. Diba? Ano kahirap-hirap? Bigay na. Oo. Diba? At kilala ni Romel yun. Mas kilala mo yun. Dapat nga sa'yo napunta yun, hindi kaya na eh. Ayan na. Diba? Sayang. Ay, nako mga kachika, isa na naman pong episode ni Wendell Alvarez ang ating pinagsaluhan. Basta ganyan lang po tayo, chikahan lang, chillax lang tayo, ingat po tayo ng doble, dahil hindi po natin alam kung ano ang takbo ng klima. Di ba naman, Romel? Oo, happy lang. Kaya mag-subscribe na po kayo at mag-like at mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chika Network ko. Salamat po. At direct Beverly Verhel. Ingat anak sa Toronto, Canada. And syempre, wala kayong dapat gawin. I-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Isin. Wow, ayun!
Siyempre, ito yung pakiusap namin sa inyo. Gumaganon siya. Gumaganon siya. Na please, don't skip. And siyempre, ito yung tinatawag namin na short. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. Ayun. Ay naku, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Sobrang salamat po sa inyong matataas na numerong binibigay sa amin. Hanggang sa muli, amin nga po ito, pero inyo rin. At ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. Thank you. For me, Argentina.